Good morning, Collegiate Tarikan. Sa mainit nating update ngayong araw ay pumapatungkol po kahapon dahil nga napakarami pong wala kahapon, nasa 4. Pati po si Boss Joey, wala kahapon. So, bali, 4 na po, Kuya Ryan, Jose Manalo, Main Mendoza, Boss Joey. So, parang nagkukulang po sila sa tao. And makikita po natin, buli pong dumating si MJ. Diba? Which is okay lang din naman, pero nagtataka po ang mga Collegiate Darricals natin. Napakarami po naghahanap kay Kuya Jose at kay Main Mendoza. Plus, dumagdag pa po si Boss Joey na wala. Ano daw kayong meron? Ano? Siguro merong importante silang ginagawa. Si Boss Joey, nakukutuban nila na siguro ay may importanteng inaasikaso kasi siya yung nagki-claim na siya yung gumawa ng title na Itbriga. Sa kanilang tatlo, si Boss Joey talaga yung kinakailangan dahil siya yung nagki-claim at siya yung nakaisip ng title na Itbulaga. Pero hindi rin po natin alam kung meron pang iba pang dahilan kung bakit wala si Boss Joey kahapon. Kasi dati-rati naman eh, hindi naman pala absent si Boss Joey. Naging pala absent lang ito, hindi naman siya umabsent. Sadyang nung panahon lang ng pandemic ay hindi muna pinapagtrabaho yung mga seniors. So, napakasipag po ni Boss Joey kaya nakapagtataka na wala po siya kahapon. But anyway, ganun pa man ay nananatili pa rin naman pong number one ng TVG at hindi pa rin po mapataob, hindi pa rin po mahila-hila pababa kahit kulang po sila and marami po sa kanila ang wala. But still, ang mga Legit na Rican supporters ay umaasa na sana daw po ay makabalik na agad-agad sila at makumpleto na agad-agad sila dahil mahirap nga raw po magpakakampante. Lalo pa ngayon na bumababa ang kanilang rating, siguro daw ay meron pong iniintay muna na magbalik si Jose, si Main Mendoza, Kuya Ryan, yung mga wala sa Itbulaga. Original, Legit na Records. Sabi po dito ni Sandy 1965, nakakasada talaga na di sila complete. Hindi din natin alam ang personal issues nila. Pero to drop conditions to watching it, wag naman ganon. Kami, ng buong pamilya namin, so solid na legit pa. Pero we never ask anything na sana ganito, sana ganyan. Napakadami niyong demands. Nakakawindang na kayo. Which is true naman, ano? Minsan kasi, porke alam natin na nakikinig po ang TVJ sa request, sumusunod do, parami hanggang sa overloaded na yung mga, hindi pa nga nagagawa yung isa, may panibago na naman suggestion. So, siguro focus po muna tayo sa delay ng sugod bahay. Yun lang po muna ang hayaan natin na bigyan at magkaroon ng oras ang TVJ bago po ang mga sunod na naman na request. Dahil kung Legit na Records naman po kayo, ano man po ang kulang, mag-stay at mag-stay kayo at panonoodin ang TVJ. Kasi ang TVJ, hindi naman kailangan makipagsabayan yan sa ratings. Dahil dapat nga untouchable na yung mga yan . Kasi legend na po ang mga yan. Kumbaga, kagaya ng sinabi ni Ann Curtis, diba? They always look up to them. So, kumbaga, hindi niya nakikita na matatalo nila ang TVJ kahit anuman ang gawin nila. They always look up to them. Kaya hinay-hinay lang and huwag pong mawindang sa ratings dahil kahit naman po anong gawin ng kabila, hindi po nila matatalo ang TVJ. Yan po ang paniniwala natin dahil legend na po ito, sila ang hari ng tanghalian. Kagaya po ng sabi nitong si Ems Rems Vlog, shout out and good morning. Ang EAT or / TVJ dapat exempted na sa ratings kasi matagal na nilang napatunayan na top rating sila. Ang dapat na lang maglaban sa ratings sa noontime ay Fake, EB at Showtime. Ganun uy. Kaya naman, wag na po kayo mawindang pagdating po sa ratings, no? Panalo pa nga ang TVJ, nawiwindang na po agad-agad ang ilan. Just focus on supporting TVJ. Pag nakafocus po kayo dyan, wala kayong ibang makikita at hindi po kayo mawiwindang. Dahil TVJ lang ang ating pakialam. Ang araw-araw lang na panonood sa kanila ang ating pong pakialam.
And eto nga no, atin pong i-congratulate ang TVJ dahil number one, they always never fail to amaze us, always po yan. Lagi pong great job, kaya naman congratulations. And kahit kulang po sila, nananatili na hindi po sila matitibag, hindi sila kayang patumbahin or hilahin pababa dahil hari na nga sila ng tanghalian. So sa Facebook nga, panalong panalo sila. 488,000 views, 2 hours pa lamang po yan, and kalahati po ang lamang nila no sa showtime po. Kahit 4 po ang kulang sa kanila. So kahit hindi sila kompleto, umaarangkada pa din sila. So ang showtime naka 222,000 views lang, which is kalahati talaga. Then ang Tape INC naman ay meron pong 16,000 views. So dito pa lang makikita po natin ang difference na dapat wag po tayong mawindang dahil we all know naman na maliit lang po ang coverage ng TVG. So dito tayo magbase sa online na views. Kapag marami ang online na views po, ibig sabihin pag lahat ng yan ay nakakapanood na ng television, ay wala na pong masasabi ang dalawang noontime shows na ito. Dahil kapag lahat ng ito ay nanood sa television, ay talagang ang taas po ng ratings ng TVJ. Mentala, sabi dito ni Miss Ariso, akala ko po ba legit sila? Bakit hindi daw po nanonood kapag kulang ang host? Okay lang naman po yun, pero paalala po, mga tao yung mga host. May buhay at pamilya po sila outside the show. May karapatan naman po siguro ang lahat ng nagtatrabaho na magabakasyon. And ito po yung kinaganda no, na kagaya ni Kuya Ryan, alam po niya yung limitasyon niya sa pagtrabaho at pagdating sa pamilya. So nagbibigay siya ng time to his family. Lalo na ta vacation, deserve naman ng mga bata na makapagbakasyon and magkaroon sila ng family bonding. And I don't think na lahat ng legit na records ganito. Baka po yung iba, nagbabalat kayo lang para manghatak po ng mga tatama rin po manood. Kaya ang masasabi lang po natin talagang kung legit na records po kayo, huwag kayong magpadala dahil alam naman po natin ang strategy din ng iba para lamang po mahila pababa ang TVG. Samantala, ayun naman kay Miss Antea Bandal. Dati naman niya na laging nagkakasabay-sabay ng bakasyon. Ngayon lang na naging demanding ang mga viewers, kakasawa rin na nga mga reklamo ninyo. So parang ano no, nangyayari, kulang na kulang pa rin ang effort ng TVJ. So hayaan po natin, darating din naman po ang araw na magiging perfect din po. Wala pa namang isang buwan ang TVG, and kita niyo naman na they are para silang nasunugan na wala as in. Pero ang bilis ng kanilang improvement, dapat yun po yung nakikita natin. Yung improvement po ng TVG, napakabilis, and dapat po natin silang i-congratulate. And kahit ganito, no, yung nangyayari, still hindi rin pa rin sila mapatumba. So dito natin masasabi na ano man pong struggles na kinakaharap po ng TVJ, sila ang hari ng tanghalian. Dahil anumang struggles, sila ang number one at patuloy pong pinapanood. So wag po tayo masyadong magpaka-apekto, wala na pong dapat pang patunayan ang TVJ kung tutuusin. Sabi naman dito ni Lily B. Samis, shout out. Balik normal ang buhay ng TVJ and legit Darikas. Ganyan din sa GMA sila. So ganun din daw po ang TVJ kahit noon pa man nasa GMA pa sila. May araw na wala ang isa sa kanila kasi nga anim na araw sila nagtatrabaho. Ang Sabado kailangan doon sila. Kahit ilan na wala sa kanila, yung TVJ ang importante. Huwag na nating gawing issue pag wala ang isa sa kanila. 72 senior citizen. Shout out po sa inyo, Miss Lilibet. Lily Abe Samis. Nakakatuwa po ay nakasarap po pakinggan kapag ganito lamang po yung komento. So, we'll be thankful and po natin si Boss Joey, kaya wala po ay inaasikaso niya yung kaso or meron na pong progress, meron na pong update or may magandang balita. Malay naman po natin, ang importante maasikaso po nila ito at maipanalo po nila ang laban.
naman natin alam kung ano ang mga ginagawa nila sa likod ng camera. So yun lang po muna ng update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.